Magandang araw po sa inyo lahat, sa ating mga kababayan. Anumang oras, anumang pong araw, dumating po itong ating video. Welcome po kayo sa aming YouTube channel. At sa pagkakataong ito ay dalangin po namin sa Diyos, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan dahil dito po sa ating nararanasan sa COVID-19 crisis sa buong mundo. Kaya po sa pagkakataon pong ito, ay nais lang po namin kayong kamustahin, lalo na po doon po sa mga gumawa at ngayon din sa mga nag-steam at sumabak sa ganitong steam challenge. Nagpapasalamat po kami sa inyo at binabalita lang po namin sa inyo po yung magandang balita, yung good news doon sa lahat po ng ating po mga kababayan na gumawa nito. Kahit po doon sa Italy, sa France, at pati na rin po dyan sa parte po ng Saudi Arabia, ay ginawa po nila itong steam at awa po ng Panginoon ay bumuti po ang kalagayan po tatay noong ating pong mga naging pasyente. Kaya salamat po sa Diyos dahil sa pamamagitan po nito ay nagkaroon sila ng ginhawa. Kaya doon po sa ating pong mga kababayan na nakagawa po at naka-experience po ng ating steam challenge ay mayroon pong magandang balita dahil siguro mas maganda yung ating po mga kababayan na nakagawa na po nito, sila na po yung mismong magpatuto. Ano po masasabi niyo po tatay? Kasi nga, ito nga, kaya ito yung aming inilabas para makatulong tayo sa ating mga kapwa-tao, hindi man ating kababayan, maging sa kung saan mga nakakarating ito. Kaya kami muling nandito, tulungan nyo kami na kayong naka-experience na nakadama ng ginhawa, ibahagi natin sa ating kapwa para makatulong-tulong tayo sa pamamagitan nito ay hindi naman tayo makapamigay na kagaya ng nakikita natin sa ating mga kapwa at may mga kaya magbigay. Ito lang ang kaya nating i-share sa ating kapwa. Na malaking bagay naman ito para sa kanila sa panahon natin ngayon. Ay doon po sa ating po mga kababayan po na guminhaw ang kanilang pakiramdam. O pwede po kayo mag-record po ng video. Padala nyo po sa Facebook or sa YouTube, sa inyo po mga kamag-anak para mismo po sila po ang makarinig na mula sa inyo na guminhaw ang inyong kalagayan. Kasi po kami, isang bagay kaya po namin ito pinopromote. Hindi po para sa ikabubuti namin eh. Para po sa ikabubuti ng natin lahat. Dahil itong process po na natin ginagawa, wala po tayong ibang mga gamot na ini-endorso kundi pagpus asin na tubig. Di po ba tatay? Kaya nga ito, natural ito eh. Nanggagaling ito sa ating kalikasan eh. Kaya ito talaga nakaukol sa atin ng Diyos. Na mga katulad nga nung nakapanahon, halimbawa nakapanahon prutas, magkakain tayo no, kailangan ng katawan natin yun. Yun ang mga katulong natin sa ating mga katawan na para lumakas ang ating mga immune system. Para kung malakas ang ating antibody, meron tayong antibody sa katawan, inipalalaban natin siya. Kung baga sa isang bansa, naka-alerto ang ating mga sundalo. Napagpapasok ang kalaban, meron tayong panlaban. Ito ang aming ipinupromote. At doon nga po, nasa pamamagitan po natin ng steam challenge. Kaya nakakaramdam po tayo ng init, syempre, yung pong init po na yon. Binubuhay po yung ating antibody sa ating pong katawan para ilabas yung labanan ngayon yung mga virus, pati na rin po yung bacteria sa loob ng katawan. Kaya pagka nag-steam tayo, may gera po sa loob. Hindi natin nakikita yon, pero sa pamamagitan ng steam na yon ay nagiging katulong naman po itong ating katawan. Kaya mainit eh. Nagre-release kumbaga sa isang nilalag na tatay. Tsaka ang isang mararamdaman mo pag nag-steam ka, kung pwedeng sa salitang diretsyo na, para huwag nang ligoy-ligoy, pwede kang magtae pagkatapos. Huwag kayong matatapos. Okay lang yon. Lalakasan lang ninyo inom ng tubig. Tubig pa rin. Kasi yan ang number one kailangan ng tao. Tubig. Makakaramdam din tayo ng sinat. Ano? Ayun. Makakaramdam ko ng sinat. Okay lang din yun. Dahil yung ating immune system, kasalukoy na sa nakikipagbaka nun. Doon sa mga toxin na sa loob ng ating katawan. Kaya doon po sa ating mga kababayan, meron kasi nag-aalala, pati ka nung mag-steam siya, ay sumakit yung kanyang kasukasuan. Ano po ba ang kuha po natin tatay ito? Kasi yung kasi mga nakakatanim dito sa mga kasukasuan natin, aalis yun. Pag kasi umalis yun, susunugin yung katawan natin yun, yung ating immune system, susunugin yun. So, siyempre, mawawala siya sa pwesto niya, maninibago yung ating katawan niya, luluwag.
pero masakit ang bagya. E, ganun lang yun, unti-unting mawawala yun. Alakin dapat ikakabaro. Okay lang yun. Ay, ito po sa ating mga kababayan po na sumubukulit ng ating STEM challenge. Basta tatandaan po natin lagi po yung instruction. Huwag po tayo mawawala doon sa instruction at pati na rin po doon sa kabawal-bawalan na bawal magpahangin, bawal po ang minom ng tubig na malamig, bawal din po ang magpa-aircon. Ano po, tatay? So, kaya nga binabanggit namin, kaya nagtatry nito. Kasi mayroong nagtanong sa akin, pwede ba nilagyan ng langis pagkatapos? Huwag na kailangan ng langis. Kasi kaya tayo sinisino. Kasi pinunasan natin ng langis, nakabuka ang ating balat eh. Kayaan niyang patuloy lumabas yung ating pawis. Kahit tayo wala na sa steam, patuloy papaglabas niyan. Pag pinunasan natin ng langis, magsasara. Yung dapat nating ilabas, napawis pa, eh makukontrol na yun. Hindi natin maitatapon lahat. Yung dapat na itapon natin sa katawan. Mayroon pa mga nagsuggest pa pwede ro ba ikang lagyan ng sambong o kaya lagundi or mayroon pa daw pa ng sampalo yung pinag-istiman. Ah, hindi na kailangan nyo, kompleto na yung asin. Alam ko tatay, ginagamit yata yung lagundi pagka gano'n nilalaga, iniinom. Ay, iniinom. Sa mga inuubo, may mga sipo. Ay, mabisang gamot yan, lagundi. Ayun. Kaya doon po sa ating mga kababayan, na yun po yung mga dagdag po natin na kaalaman. Kaya po kami nag-record po nito kasi meron pong isang grupo na ginamit po yung aming pong video, pinalabas po sa kanilang sariling page sa Facebook. Awa naman po ng Diyos, umabot po ng 3,300,000 yung nanood at marami po at tayo po mga kababayan na nakinaba. Kaya lang, ginamit po nila yung aming pong video na wala po silang pahintulot. Kasi alam po ninyo, napakadelikado po yung pagkuha ng video na hindi mo pinahihintulot, walang pahintulot dun sa talagang may-ari. Kasi pagka mayroong nagtanong doon at mali yung sagot ng page na yon, kami mananagot, di ba tatay? Tama yun. Kasi nga, una nga sinabi ko na ito maselan. Kaya ito hindi namin inilalabas nung nakakaraang panahon, bagamat maraming nakikinabang. Nakatakot din naman kami makasama sa kapwa namin. Ayaw namin. Gusto nga talaga namin kami makatulong, hindi makapirwisyo. Ngayon, kung magagamit ng iba ito at hindi nila alam ang formula nito, makakasama ito. Tayo pa mapapakot. Eh, ganun mangyayari. Kami mananagot. Kaya kagad nung malaman po namin, makita namin doon sa page na ibang page po ang gumagamit po ng aming video, inireport po namin kaagad-agad doon po sa Facebook. Kasi kahit na yan ay nag-trending at maraming po nakapanood, eh delikado naman po sa amin. Kaya sana maunawaan po natin sa ating mga kababayan na hindi po namin pinipigil na mapanood po ninyo itong video na ito. Kundi ang gusto po namin lalo pang lumaganap. Kaso nga lang, mas delikado naman po sa amin kung gagamitin po ng iba na wala pong pagpapaalam, wala po sa aming pahintulot. At kung yun ay sinagot po yung mga katanungan ng iba, eh kami naman po ang mapapahama. Kaya yun naman po ang aming pong paalaala. At doon po sa nag-upload po ng video na ibang channel po na ito, ibang page, sa ganun pa man, pinatatawad na po namin kayo. Kaya huwag kayong mag-alala sa ganun pong bagay. Isang bagay report, nagpapasalamat po namin sa Diyos dahil nakilala po ng iba. Kaya lang, mali nga lang po yung paraan, hindi lang sila humingi po ng permiso sa amin. Kung yun po ay humingi po ng permiso po sa amin, syempre, ibang mga katanungan nun, sasagutin po natin. Kaya sabi nga nung iba, kaya po pala yung page ay ganayon, pag mayroon kami tinatanong, ay hindi sumasagot. Tama naman sana. Tama naman po yung ginawa nila hindi sumagot kasi wala po silang idea sa ganyang pag-i-steam. Ano po tatay? O, tama yun. Kasi nga, pinipilit namin talagang makagawa kami ng mabuti sa ating mga kapwa. Kung makakasama naman, kawawa naman. Kahit kailangan panagutin kami, ganun lang ba kami? Lagyan naman managot kami. Yung mapipirwisyo naman nung. Gano'ng karaming taong pipirwisyuhin nun? Hindi na mababawi. Kami, halimbawa, ilagay nyo, bitayin kami, tatlo lang naman kami eh. Gano'ng karami yung mapipirwisyo? Gano'ng karaming buhay yung masisira? Yun ang aming inaalala. Kaya doon po, sa ating po mga kababayan, nagpapasalamat po kami sa Panginoon Diyos sapagkat marami po ang mga gumawa po nito. At tanda lang po ninyo, pagkatapos po natin mag-steam, pagkatapos na po ang lahat at kayo po yung nasa kwarto, 12 oras po ang inyo pong i-stay doon sa kwarto at saka po kayo maligo. Kaya doon sa punto na yun, kung gabi po yun, ilagay na po ninyo lahat ng inyo pong mga gamit gaya po doon sa solid steam na aming pong ginawa, nandun, kompleto na po siya. Ayaw,
tatay? So, lilinawin ko lang. Halimbawa, nag-sting kayo gabi. Orasan ninyo ang pagkayari. Halimbawa, nakayari kayo ng alas 9 ng gabi. Mula alas 9, bibilang kayo alas 10, alas 11, hanggang patuloy, hanggang umabot ng 12 oras. Pagdating ng 12 oras, stricto yun. Maliligo na kayo. Eh, kung sumobra ba sa 12 oras? Okay. Eh, pagka mga kaunting panahon, diba? Maklating oras, pwede pa yun. Okay pa yun. Huwag lang doon sa babawas ng oras. Huwag lang babawas ng oras. Kasi pag babawas ka ng oras, paiksiin mo yung oras. Yung katawan natin, nalapas sa kondisyon mo. Kaya tama lang yung 12 oras. Tama 12 oras. Kaya mo na. Kaya mo nang mag-absorb ng lamig noon. Kasi nagkarga ka ng init eh. Maraming init yung kinarga mo. Hanggang sa pagsingot mo, mainit pa rin. Pagkatapos, wala sa tamang oras eh, maliligo ka ng malamig. Eh baka mag-isip naman kayo, baka mapasma ako. Tapos, take note din paano doon sa mga malalamig na bansa, gaya dyan sa parte ng mga nagyayelo. Eh, may mga heater naman yan eh. Mm-hmm. De, gamitin natin yung tamang temperature, katulad ng mga Pilipino na sa ibang bansa. Mm-hmm. Alam naman rin yung temperature na galing dito sa ating bansa. Pakulo na lang ang tubig. Ayun. Mm-hmm. Kaya, pwede natin gamitin yung ating heater na katulad ng nararanasan natin dito. Temperatura sa Pilipinas. Oo. Pwede nyo i-share din niya sa mga nandiyan sa lugar ninyo, nasa mga ibang bansa. Kasi alam na ninyo wika nila. Eh kami, hindi kami pwede mag-translate pati ibang wika. Dahil kami yung mga magsasaka lang, ala namang pinag-aralan. Kaya ito lang ang aming dialekto. Ito, Pilipino. Kaya kayo na ang bahala na mag-share doon sa mga kasama ninyo at mga kakilala ninyo. Diyan sa mga bansa pinalalagyan ninyo. Pagkutabi eh, ako yung sasagot. Kasi kung gusto namin yung mama, pwede namin gawin ito kahit na kanilong tao. Magpapaupa kami kung ilan libo gusto namin ibayad sa amin. Kasi sila na mismo nagsasabi na talagang sila ay gumagaling. Oh. Hindi kami. Ngayon, kung nakita na namin na sila ay nagsisigaling, gusto namin tayong lahat gumaling. Iguruhan po ninyo kung wala po kayong pera. Eh, samantalang meron naman kayong pambili ng asin. Hindi. Gagaling po kayo, basta susunod lang po kayo doon sa sinasabi, minister. Katunayan niya po ako eh, may higa ako eh. Hindi ko naman po sinasabi sa inyo, automatic na kayo gagaling. Kasi merong hika na mula ipinanganak, may hika na. Iyon naman po kamukha kong hika ko naman, nung tumanda lang ako, nagdumating yung hika. Kaya napagaling pa. So, yun po, yung merong allergy sa balat, hindi po ba pang po yun? Wala po ba epekto? Eh, allergy sa balat, wala akong masasabi ron. Dahil kasi ito kasing ating ipinupromote na steam na ito. Yung sa buong katawan kasi, na kinukuta sa mula sa atin sa loob ng katawan, lalo sa mga ugat. Yan ang number one prinsipyo nito, yung ugat. At saka katulad ng ano asin, yun ang magsisirculate sa buong katawan natin pag tayo sumisingot nun, papasok yun. Yun ang may daladalang oxygen yun. Na hanggang sa may ng ating mga laman, nakakasuot yun. Meron nagtanong sa atin yung 5 taong pataas na bata, pwede rin po ba yung steam po sa kanila? Lalo na halimbawa ganyan, mahirap po magpa-doktor, mahirap mag-kumusulta sa ibang kuwan. Kaya yun po, tinatanong po na sa atin. Pwede yung bata ng 5 taon pataas. Kasi pwede na natin alalayan yan, makikinig lang sa salita natin yun. Pero yung 5 taon pababa, hindi natin pwedeng kunin yun. Kasi pagka yun ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa dating nararamdaman niya, magwawala yun. Hindi natin magagawa yung tamang proseso. Masisira lang. Kasi, siyempre, ano man yung bata, panayin ko na kasarili lang niya ang susundin, yung gusto niya, hindi niya dating nararanasan yun. Hindi katulad na may mga isip na titiisin talaga dahil para gumaling siya. Ngayon, i-recommend ako naman, yun sa mga katulad sa mga bata, mula sa 3 taong pababa, pwede niyong gawin din yun. Yung pag-uusukan ninyo, lagay niyo sa kulong-kulong, sa kulba niyo ng kumot, paglagay kayo ng tubig doon sa takore, lagay din ninyo ng asin. Pagkatapos, itabi niyo rin sa bata, kung meron kayong kalandi uling, ay tatabi yun eh.
makalandi ulit kasi yung kusinilya, meron may buhat-buhatin eh. Eh, pag yung kusinilya pwede pa rin. Kaya lang, eh, medyo delikado, tagliliyab yun sa ulit kasi. Eh, okay lang yung baga, no? Maintain yung baga, no? Ayun, makalandi ulit. Eh. Gagawa kayo ng tubong karton. Susok-sok nyo rin sa bugahan nung ng tubig nung pag magsasali kayo, may bugahan yun, pinaka-imbudo eh. Yung susok-sok. Uusok ngayon yun. Papasok ngayon doon sa kulong-kulong na nakasukulong na kumot. Yun ngayon ang sisingutin ng bata. Maganda rin gawin. Pwede para yung batang mga pwedeng magwala. Ang edad mga dalawa, mga isang taon. Malikot yun eh. Maganda rin. Lalo ko natutulog. Hindi naman siya papawisan to? Eh, papawisan siya. Basta't huwag lang pagkatapos na huwag lang magpapahangin. Huwag magpapahangin. Basta katulad din sa matatanda. Medyo may konting ingat sa mga bata. Kaya parang ini-esteem din siya sa pamagitan. No? So, pwede na rin sa bata yung mga pagkaraan ng mga walong oras. Pwede na rin siyang paliguan. Paano rin po yung mga sanggol naman? Yung mga isang taong pababa. Eh, pagka nilagnat, paano gagawin nila? Meron ako isang i-recommend sa inyo na tubig pa rin. Tubig namang malamig, na may yelo. Ilagay niya sa palanggana ng yelo, lagay ng konting tubig para may katasi antiman. Basahin mo yung bimpo. Eh di, tupi mo ng ganyan kalaki. Yung kakasas sa nao, basahin mo. Bigay mo ng bagya para umagos. Takol mo sa nao. Pagkatapos, isang bimpo uli, basahin mo. Takol mo sa dibdib. Buksan mo yung damit sa dibdib. Iwasan lang yung umagos sa likod. Ngayon, pagka napansin niya, nararamdaman na niya, parang wala na yung init, eh wala na yung lamig, lubog ulit, tapal ulit. Hanggang sa mag-normal yung bata. Kasi ang iingatan natin sa bata, lalo yung mga sanggol, yung magkumbulsyon. Pagka sinakumbulsyon ng bata at tumaas ang lagnat, pwedeng mamatay. I-epekto, kung hindi naman namatay, pwedeng umepekto sa isip niya hanggang sa tumanda. Tataglayin niya yun. Yung tinatawag na nang atitipos. Ayan po, mga kababayan po natin, salamat po sa Diyos sa lahat po ng mga nag-views po nito. Saan man po makarating itong video nito, sana po makatulong po sa ating po mga kababayan. Kahit di po natin mga kalahi, actually marami po tayong mga nanonood po tatay galing sa iba-ibang mga bansa at mga nagpapasalamat. Huwag na po kami ang ipasalamatan, sa Diyos na po tayo magpasalamat. Basta ang number one yan, bago tayo mag-try, humingi tayo ng tulong sa Diyos na sana sa gagawin namin ito, gabayin mo po kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Siya po ang gumaling. At saka po, una sa lahat, eh, ang isang nagpapagaling. Eh. Hindi naman po kami. Kasi po kami, eh, walang magagawa talaga kung hindi pa hintulutan ng Diyos. Opo. Yun ang totoo nun. Huwag tayo maniniwala kung ano-ano pa man. Basta sa Diyos tayo manalig. Opo. Kaya doon po sa ating pong mga kababayan, doon sa po mga nakaranas po ng esteem, tulungan nyo po kami. Mag-send po kayo ng inyo pong kahit na short na video. Yung totoo lang po sabihin po natin, hindi naman po tayo mag-iimbento. Send nyo po sa Facebook or sa YouTube. Makatulong tayo sa ating mga kababayan. Kasi pagka po napanood po ng ating mga kababayan po yan, marami tayo mas matutulungan. Kasi kayo po, ang mga netizen po ay malaki pong puwersa ito para po lalo tayo makatulong sa nakararami. Apo tatay, yung ating huling abiso. Katulad nga rin sa abroad, na hindi mo nakakaintindi ng aming mga salita, eh kayo naman mga kababayan namin nangandyan, kayo lang bahala rin sa mga nalalagyan ninyo, eh alam ninyo yung dialekto nila, share ninyo para naman, hindi lang tayo dito sa ating bansa magtulong-tulong hanggang sa saan makakarating itong video na ito, na may pagkakataon kayong makagawa na ma-share, eh tingnan nyo, mas maganda lumaganap sa buong mundo. Paalala rin po doon po sa ating mga kababayan po naghihintay po ng kanila pong text or chat. Sana po wag po kayo mainip ng inyo pong hintayin po yung pagsagot sapagkat alam niyo naman po hindi lang naman po kayo rin ang aming inaasikaso, marami rin po kaming inaasikaso. Kaya pasensya na po doon po sa mga nadidelay po namin ng pagsagot. Ang kahirapan kasi kumisyon sa amin dito ay mahirap po ang aming signal. Dahil cellphone lang din po ang aming pong ginagamit. Wala po kami mga matataas na equipment na gamit po sa mga media. Kaya pagtiisan nyo lang po kami at salamat po sa Diyos. Pagkaya po yung nabasa ko na rin po sa mga chat po ninyo, wala naman po ng Diyos ay sinasagot po natin yung ating pong yung mga katanungan po ninyo. Siyempre, tatanong po muna natin kay tatay. Hindi naman po ako ang sasagot, no, kundi bago si tatay din.
Yun lang po mga kababayan. At minsan pa, papasalamat po kami sa Panginoon na lumikha po sa atin at sa pagkakataong ito magpapaalam na po kami. At abangan po ninyo ang aming pong susunod po naming video na ilalabas. Ano naman po tatay ang ating susunod na video? Bago naman ito, ilalabas naman. Abangan ninyo. Ngayon, yung aming ilalabas na ito, ganito rin, tubig din na mainit. May yelo naman yun. Yelo naman siya. Yan ang abangan ninyo. Mainit at malamig. Mm-hmm. Pero hindi pa namin ngayon ilalabas. Abangan ninyo, lalabas yun. Ito po kasi part 6 po namin ito ng STEM Challenge. Kaya nag-record lang po para makamusta po ang inyong kalagayan. Makasagot na nga po sa inyong lahat. Ang hindi po namin makakalipta. Ayun po ang presidente. Kaya po kami kinukulong. Sa almaryo kami. Ayaw niya kaming magkasakit. Tayong lahat. Totoo po yun. Tayong lahat. Mahal tayo ng presidente natin. Yung tayo nga naman ay makukulong sa bahay natin. Ligtas sa sakit. Ligtas po tayo sa sakit. Bali, pagmamahal na niya sa atin ito. Kaya lang po maraming taong hindi po sumusunod. Kaya po patuloy yung pagdami ng sakit na yan. Matitigas ang ulo ng marami natin mga kababayan. Pero kung susunod po tayo sa pangulo natin, paunti po ng paunti ang magkakasakit. Saka po may sasabihin po ako, una sa Diyos, pangalawa sa pangulo natin, yun po ako kuya sa Qatar . Hindi ko na po nakikita. Uwiin ko, uwi po siya ngayong Abril at hindi na po siya nakauwi. Pero unang Diyos ko, wala naman po siya sa kayo. Naiyak lang po ako dahil lahat po tayo nakakulong. Minamasama pa ng iba yung tungkol sa pag-quarantine. Pero tandaan po natin mabuti pag lumaki sa atin ito ng ating presidente. Kung hindi po niya tayo mahal, hindi po niya sasabihin tayo magkulong. Pababayaan na po ninyo tayong maglaboy-laboy sa daan hanggang sa magkasakit na tayo at namatay. Ginagawa po niyo lahat ang magagawa nila para sa atin. Pero hindi po talaga nawawala ang pagkontra. Hanggang dyan lang po. Salamat po sa Diyos. Sige po mga kababayan, kami po ay magpapaalam na sa susunod po namin ng episode. At nagpapasalamat po kami po sa Diyos. At minsan pa, ako po si Kuya Berhel Bunag, ang junior. Ako po si senior. Ako po naman po si Carmelita Bunag. Sa tulong at ako po ng Diyos, hindi po kami magsasawa na mag-servisyo po sa inyo yung public service. Sa tulong at ako po ng Panginoon. At nandiyan po sa oras na ito, magandang araw, magandang gabi. At sana pagpalain po tayo ng Panginoong may kapay. Tandaan ninyo, mga kababayan o kung saan man ito, lalahanin ninyo, daig ang marunong mapagtanong. Ito yung mahihiya. Salamat po sa Diyos. Alam na po.